Magandang araw mga bata! Para sa Araling Panlipunan 4, ikalawang markahan, Module 4.1, Aralin 4.1, ang tatalakayin natin ay mga gawaing pansibiko. Ang mga gawaing pansibiko ay tumutukoy sa mga gawain na nakakatulong sa mga mamamayan ng isang lipunan. Ang mga gawaing ito ay nilalahukan ng walang hinihintay na kapalit at may pagkukusang loob na makatulong at magdulot ng kabutihan sa kapwa. Sa mga batang katulad mo, ang pakikipagkapwa-tao ay isang paraan upang maisabuhay mo ang mga gawaing pansibiko sa iyong komunidad. Upang mapalalim pa ang iyong kaalaman sa paksang ito, may inihandang mga gawain na magiging gabay mo para dito. Ang salitang sibiko ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mamamayan. Noong unang panahon sa lipunang Pranses, tinatawag na civic ang isang mamamayang nakapagbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa. Sa kasalukuyan, ginagamit ang salitang sibiko upang formal na tukuyin ang mga mamamayang bumubuo ng lipunan. Ito rin ay tumutukoy sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng bansa at mga gawain upang makamit ang common good o ang ikabubuti ng nakararami. Sa proseso ng gawaing pansibiko, nagsasama-sama at kumikilos ang mga kasapi ng komunidad. Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay makikita sa payak na paggawa ng kabutihan. Halimbawa ay ang magalang na pakikipag-usap sa matatanda, paggabay sa paglalakad sa mga may kapansanan, at pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran. Iba pang mga gawaing pansibiko, pagtangkilik sa mga produkto ng iyong komunidad at ng ating bansa, pagsunod sa mga batas ng iyong munisipyo at maging ng ating bansa, pagtulong sa pamamahala sa trapiko ng mga batang scout, at pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko. May mga gawaing pansibiko na maaaring gampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Samahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan, at samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko na sinasalihan lalo na ng nakatatanda. Ilang halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Programa at proyekto sa literacy. Mga programang may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga, pagtuturo ng sports, at pagbibigay ng pasilidad. Tandaan, ang gawaing pansibiko ay tumutukoy sa mga gawaing nakakatulong sa pagpapaunlad ng pamayanan at bansa. Ang mga mamamayang may kamalayang pansibiko ay higit na nakatutulong sa pamahalaan. Ang pagkukusang loob, pagtulong ng walang inaasahang kapalit at bayanihan ay mga susi at katangian na dapat taglayin ng mga gawaing pansibiko. May iba't ibang uri ng gawaing pansibiko na maaaring gampanan ng bata man o matanda. Sa pamamagitan ng gawaing pansibiko, napaglilingkuran ang mga taong nangangailangan. Tungkulin nating lumahok sa mga gawaing makatutulong sa pag-unlad ng pamayanan. Tayo ay nararapat ding kumilos ng naaayon sa pangangailangan at dikta ng ating bansa. May iba't ibang uri ng gawaing pansibiko na maaari nating lahukan sa aspetong pangkalusugan, pangkalikasan, pangedukasyon, pampalakasan, at pampolitika bilang responsableng mga mamamayan. Subukin natin ang inyong kaalaman sa pagsagot sa gawain isa. Isulat sa sagutang papel ang letra ng gawaing pansibiko na inilalarawan sa bawat pahayag. A. Kalikasan. B. Kalusugan. C. Pampalakasan.
D. Edukasyon. Una, pagbubuo ng liga para sa palaro sa inyong barangay. Pangalawa, pagsagawa ng paligsahan sa pagpipinta ng mga bata sa lansangan. Pangatlo, pagsasagawa ng libreng operasyon sa mga may biyak na labi. Pang-apat, pagpunta sa komunidad ng mga AITA upang maranasan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay at maturuan silang bumasa at sumulat. Pang-lima, pagsama sa pagtatanim ng maliliit na puno sa mga kagubatan. Gawain 2, lagyan ng check ang bilang kung ang pahayag ay may kinalaman sa gawaing pansibiko at X naman kung walang kinalaman. Gawin ito sa sagutang papel. Una, pagtulong sa pamimigay ng relief goods. Pangalawa, pagtitinda upang kumita. Pangatlo, pagpapakain sa mga batang lansangan. Pang-apat, pagtatanim sa mga gilid ng kalsada. Pang-lima, panlilibre sa barkada. Pag-alam sa natutuhan, upang masukat kung naunawaan mo ang ating aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng gawaing pansibiko? Pangalawa, magbigay ng 5 paraan na iyong magagawa bilang bata upang makatulong sa ating bansa. Pagsagot sa pangwakas na pagsusulit, tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, may iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Pangalawa, ang pagtangkilik sa mga produkto ng iyong komunidad at ng ating bansa ay gawaing pansibiko na maaari mo nang umpisahan. Pangatlo, ang pamamahala ng trapiko ay hindi kayang gawin ng mga bata. Pang-apat, ang pagtatanim ng mga halaman sa bakuran ay gawaing pansibiko na maaari nating gawin sa komunidad. Pang-lima, hindi pa maaaring sumali sa mga gawaing pansibiko ang batang tulad mo. Maraming salamat po. Mag-aral ng mabuti mga bata. Hanggang sa muli!